kayo dapat yung kapatid. Pag-inatakan po mga kapatid, sa kasalanan po ng paksa ng usapan na ikan na ito, hindi po namin nakakaimikan sa mga audience. Kung kayo po'y sumasakayo sa mga salita ang ituturo ng magkalaba ang pahin, maano yung karamdaman po sa pamamagitan ng inyong pag-iingat. At kung kayo naman po ay hindi sumasakayon, huwag naman po kayo mambabato. Bago po natin umpisahan ang balatasan ito, hayaan nyo ipakilala ko sa inyo ang dalawang panig na magtatagisan ng talino. Sa aking kaliwa, si kapatid na Demokrito Cortez. At si kapatid na Christian Dumatay. Sila po ang magtataguyod ng mga masisiglang kapatid sa Iglesia ni Cristo. Ang kanilang katunggali, sa aking kanan, si kapatid na Jojo Bautista, si kapatid na Miguel Magkawa. Sila naman po ay palaban. Palaban sa mga kapatid na nasa kaliwa ko. Teka lang. Ito. Hindi naman kayo magsasayo. Magbabalagtasan tayo. Mako na kayo. Nakikita niyo ba itong suot ko? Hindi naman ko ba ito sa judge? Kaya maghunos-dili kayo mga kapatid. Ang paksa po ng aming paligtasan ay pinamagatang, Kapatid, paano mo ginagampanan ang iyong pagiging Iglesia ni Cristo? Magandang araw po kami nagpupugay sa lahat ng narito at nasa aming harapan. Sa araw na ito ay ating matutunghayan, tagisan ng isip, pawang mahuhusay. Umpisahan nitong balagtasan upang talakayin ang usaping taglay. Isang paalala ang ibig kong ibigay, naway sa isip ng kahit sino man. Ang baksang usapin ay sadyang mahalaga sa mga kaanib ng tunay na iglesia. Pakinggang mabuti, unawain sana magsirbing batayan ng pagkakilala. Kaya sarap isipin lahat tayo sa atin. Pagdating ni Kristo'y makasama niya sa bagong tahanan, pangako ng Ama, sa mga kaanib na nagsitalaga. Kaya ba? Nalulungkot ako sa tuwing nababanggit na dapat magtalaga ang bawat kaanib. Kaya ba? Sapagkat may ilang bagamat kaanib. Higit na malungkot kung nasasaksihan ang ilang kapatid na sa tao na naman. Meron na naman pag pinapayuhan, ang nabananaan ay pagdaramdam. Hindi naman. Ang isang impresyon ni Kristo ay isang banal na halan. Di lamang sa pangalan, dapat buhay mo. Pangalan na tinanggap, pati na rin sa gawa mo. Kapatid, nang pumasok ako sa iglesia ng tunay, nakinig ng aral at nabautismahan. Aking tinanggap ang lahat ng gabay, pinagsubikapan si Kristo'y ibuhay. Tama ka lang ako eh. Maaaring tama sila sa katagatuluran, kaanib na. Ngunit sa pangalan lamang, ewan ko nga ba, sa subalit, alam mo bang, tunay na dahilan, ano ko lang, ng mga pag-iwas at pagdaramdam. Di ba basta ba ang laging sumunda? Makinig ng aral at magkabuli pa. Di nga ba kayo tanda ng pagkikisa sa pamamasiwa ng ating iglesia? Subalit ako na may sariling buhay. Pinahagaw tayo. Na dapat batahin at pangalaga ang hanap buhay ko.
kasulitan, lumalabas sa iyong bibig. Sa galaw ng katawan, ang takbo ng iyong isip. Taliwas sa aray ng Ama sa langit. Ito ba ang buhay na iyong ninanais? Hindi naman sa ganoon. Bilang isang kaalim ng Iglesia ni Cristo, tungkulin mong ibuhay aral na tinanggap mo. Hindiin mo yan, kapatid. Hindiin mo. Ngunit, kapatid ko, yun na ba ang napagtanto? Hindi pa. Mga pagkukulang at pagpapabaya mo? Dapat mong tantahin yan. Teka lang. Paksa na usapan natin ngayon dito. Baka nakakalimutan nyo. Patungkol sa kaalim ng Iglesia ni Cristo. Dapat bang may hangganan bawat pagganap mo? O kaya'y may kondisyon na galing sa tao? At inaalamin ng maraming bagay na dapat ibuhay ng kahit sino man. Ngunit ito nga ba ay nagkakampanan o ang nasasalamin sa ating iba naman? Di naman siguro masama kung paminsan-minsan di ako sumamba. Ngunit may dahilan. May trabaho ako. Di maiiwasan. Pakikisama! Di ba't mahalaga? Ang pagkamasipag ay aral din niya. Tama. Kung gayon, bakit lagi na lang akong pinupuna? Oo naman. Mabuti pa siguro, di na ako sumamba. Ay, wag ganyan. Sa tinura ng ating mga kapatid, ako'y nababahala. Ewan ko nga ba at bakit maraming kapatid na tila may galit, mga pagpapayo at pagmamalasakit na mga ng pangangasiwa ay winawaglit. Ganon? Kahit di sabihin ay masasalamin. Matras po kayo. Kahit sa salita't gawa ay kapansin-pansin. Kapag napupuna sa maling gaway, ang agad nagpupuyo sa kanyang damdamin. Sino loob kaya? Ang hindi sa sama? Kung laging pinupuna ng pangangasiwa? Dahil mahal na yun ang pangangasiwa, kapatid. Ay, pangangala! Ang aking ginawang tama? Ang iwan na dyan? Ayong magsamba? Para sa kaya? Ibat ang iba dyan, hindi na may sala. Akin na, hindi mo kayo mga kapatid! Sa pagkatakutos, huwi na lang bahala. Kaya nga! Nagsusumika sa kanyang huwag masamain o aking kapatid. Mga paalala at mga pagtutuwid ng pangangasiwa sa mga kaalim, ito ay tanda ng pagmamalasakit. Ang isang kaalim ay dapat matisod sa paalala at payo, kundi pagkos ay sumunod. Ang lahat ng ito ay sa ikasasaayos at ikasasaktan ng lingkod ng Diyos. Sa isang tulad ko, dayuhan po lamang. Tama. Sa bansang Malaysia at namamasukan, madalas kung minsan, tumataas lamang. Siya nga po. Tumataas. Sa bahay sambahan. Bro. Lapit na dito. Tama po yun, mama. Sa pagkat kailangan ang pagkakakitaan. Diba? Tama. Di ako mamali sa pamamakuhan. Tama. Ngunit kapatid ko, aking pinagsusumikapan isang beses, isang buwan, ay nasa sambahan. Nagsusumikapan na yan, kapatid. Marami pang beses na ng kadahilanan. Kung bakit madalas kaming lumilipad. Kasi nga, ito lang nag-apinig, kapatid. Kasi nga niya, ano pinaglilingkuran. At hirap niya. Kaya di namin hawak. May pagkakaroon ang dumarating sa aming buhay. Matinding pagsubok at pangangailangan. Kapatid pa ba yun? Bakit pila yata manalangin pa man ay di ko malusap ang kanyang pag-iwan? Sa mga pangalaman, mga sinilalim, ay mga pagsubok dapat niyang kisip. Nang galing sa Ama upang kayo ay sumuli, magpakatatag kayo sa inyong tungkulin. O sige, pinabayan na lang. Gaya lang sa atin ko'y may pagkakataon. Tapitan mo. Di mo siya matama, tila isang hamon. Ba't di nyo suliin ang buhay nyo ngayon?
Magbangong buhay kayo habang may panahon. Uy! Lagpas na! Hinayagan ko yan. Ang lahat ng iyong naging pagkukulang, ingin at tawad sa Amang may kapal. Sa bawat paghambang, at bawat paggalaw, hayaan mo siya ang iyong maging gabay. Ano? Kung sa iyong sarili, di mo makakaya mabuhay sa mundo'y ikay nag-iisa. Ang tunay na lingkod at anak ng Ama, naging masigla sa loob ng iglesia. Salamat. Sa inyo, mga kapatid ko, bakit sa akin ang liwanag. Sa maling akala ko'y titiwalag ako sa pagka-iglesia, magpapakatatag, magpapakasigla, hindi matitinag. Pagkat kami isang iglesia ni Kristo, mga pag-aaral niya ay ibubuhay, sa mga pagsubok ay di pagkakataon. Ang Ebanghelyo niya ay laging susunod.